puntahan naman natin, mga kapamilya, ang ating, ano bang meron pa ba? Ay, naku, marami pang ibang gamit pala, ang baking soda. Tingnan nyo yung mga nanay, ha? Siyempre, puntahan natin ang isa pang nanay. Jing, ano bang gamit pa ng baking soda? Naku, badet, mga kapamilya, maitim ba ang inyong mga tiles, ang inyong mga ngipin? Ba, hindi kaputian, naku, ang baking soda ang solusyon dyan. Hindi lang po ito sangkap sa pagluluto, kung hindi marami po itong magagawa. Kaya, eto na, ipapakilala ko po natin ang kasama natin ngayon. Si Lyndon Pilongo, isa pong registered chemist mula sa Integrated Chemist of the Philippines. At ipapakita po namin sa inyo ang ilan sa mga pwedeng gamit ng baking soda. Lyndon, sige nga, paano mapapaputi itong tiles na to? First po ma, maglalagay po tayo ng baking soda dito sa bowl. Gano'ng karami? Konti lang po. And okay. Then, lagyan natin ng vinegar. Or aside from vinegar po, pwede po natin i-substitute ng lemon juice. Okay. Para mas mabango din siya. Mm. And mix. Uy, bumulabula siya. Opo. Kasi ito po yung reaction, ma'am. Yung carbonic acid mismo ng vinegar is nag... Ito po yung nagpapalinis. And then, since yung carbonic acid po ay hindi po stable, so mag-convert siya ng carbon dioxide into water. So kung makikita nyo, nalilinis po siya. Ayun! So ibig mo sabihin, kung walang baking soda, kung yun lang suka, wala, anong effect? Kasi yung purpose po ng suka is antiseptic po siya, ma'am. And then, pang-tanggal na siya ng mga bacteria, mga ganun po. And then, since itong baking soda, it has a property also na antiseptic, abrasive property din po, na papalinis na. So, mas mabuti na combination tong dalawa. Okay. Para hindi mismo neutralize yung pong, ano po niya, substance. Para mabilis, luminis, okay. Ano? Anong meron nga ulit ang baking soda? Baking soda po is ang alkaline solution. Oh. And then, mag-neutralize siya lahat ng mga acids. Mm. And then, yung, syempre, pampalinis din siya ng katawan. Since yung katawan natin, mostly yung mga waste is mostly acidic. Mm. So, yun po, baking soda is basic po siya, in-neutralize niyo lahat. Since may property din siya na antibacterial, antiseptic, so, wala matatanggal nun yung bacteria, so maging malinis na yung katawan. So yung reaction, no? Acidity at yung alkalinity ng baking soda. Okay, next, ano naman tong, ba may labada ka pa dito, Lyndon? Oh, so ito po, yan po ay itong marumi na cloth. Mm. So lalagyan po natin na siya 1/2 cup of baking soda. Tubig lang to? Tubig lang po. Okay. And then, ano naman ang gagawin yan? I-mix mo siya. Mm. Tapos i-wash po. Ano naman ang epekto niya? So yun po, ang baking soda po is has a abrasive property, so pupunta siya doon sa stains, kasi mostly sa mga stains natin, ma'am, is acidic. Let's say coffee or tea. So i-neutralize niyo yung stain and then i-convert niya. Opo, i-convert niya yung stain into water soluble na compounds kaya ma-dissolve siya sa tubig. Ayun. So yung ano po is malilinis po. So same principle ba dito naman sa ating paggamit ng baking soda bilang deodorant? Pampaputi ba yan ang kilikili? Sa iba po, nilagay nila directly doon sa kilikili. Oh, pwede rin yun? Pwede rin yun. Okay. Pero yung ano po, take note po natin na may sensitivity yung mga skin natin. Hmm. So yun po, para malas yung irritation reaction, reaction. So pwede rin gumamit ng deodorant. Tapos isi-sprinkle lang natin yung baking soda, tapos ilalagay. Pag pinahid mo, meron ng powder. Kasi yung sweat po, is wala po talaga siyang amoy. Pero pag once mag-interact na yung bacteria, i-breakdown yung molecules, so doon na yung naglalabas yung amoy. Okay. So since ang baking soda is may ano siya, antibacteria, antiseptic din siya, pampalis din siya ng mga odor mismo. Okay, pero hindi siya pampaputi. Nagpapaputi rin ng kilikili. Since yung tatanggal din yung mga impurities niya, ma'am, kasi nga ito sa property na abrasive property, so tatanggalin niya yung mga ano po. So pwedeng puputi? Pwede. Okay, ito naman. Aba, pati yung binanggit ko kanina, no, yung ngipin na hindi masyadong maputi, mapapaputi ng baking soda. So yung ano po, sabi nila, yung ano po, yung toothpaste na may baking soda is more effective, may brightening agent po siya na mapapaputi talaga ng ngipin. So bakit gagawin po siya ng papaputi? Kasi nga, itong toothpaste,
alone, may ano siya, calcium fluoride. Mm. So calcium is yung pa-protect sa ngipin, then fluoride is yung to prevent cavities. Yes. Then ang purpose ng baking soda naman, so pag gagamit pala, i-sprinkle siya dito. Kunti lang. And then i-brush mo. Okay. So meaning, yung ano po, ang baking soda, yan po ang magbe-break ng bonds ng mga plaques, yung mga yellow sa ngipin. Naku, and then oo. And then pag, yes. And then i-wash mo siya, i-spit mo siya with the use of water, and then yun na po, sasama yung. Okay. Pero hindi po dapat siya matagal po kasi for 2 minutes lang po siya na exposure dun mismo sa loob ng mouth. And then additional po, man-neutralize niyo po yung ano, yung mga acids na nandun po sa atin. Okay, bilang panghuli, ano naman itong baking ito po soda na nilagay mo? Use for mouthwash. Mouthwash. Okay. Since ito ginamit natin sa toothpaste, ganun, parang ganun din yung property niya. Since yung baking soda is may antibacterial, then deodorant din po siya. Yung kabaga, deodorizer para rather. So deodorizer, so meaning patatanggalin yung mga amoy ng mga bibig mo. So paano gagawin natin? So prepare nito is kukuha ka lang ng 1 teaspoon. Okay. Tapos ilalagay mo sa 1 glass of water. Mm-hmm. Tapos imimix mo lang siya. Mm-hmm. Hindi pwede inumin? I-mumug po siya. Mumug lang? Okay. Opo. Pag nainom po, delikado? Hindi naman? Hindi naman po. Pero pag large amount po siya, doon na po yung ano, pa-effect po. Okay, so pang mumumog yan. Opo. So since itong property ng baking soda is may ano po siya, antibacterial, then deodorizer din siya, pampatagal ng amoy. So mostly yung mga kinakain natin is mostly acidic. Since itong baking soda is alkaline, so yun po, inyo-neutralize niya yun lahat. Naku, so meaning, laking tulong. At saka Lyndon, ang dami pong pwede palang ibigay, no, na tulong ng baking soda sa bahay. Opo. No? So yung mga gusto pong magtipid, ayan, bumili lang ng baking soda, sapat ng panlinis, ng tiles, ng labada, di ba, ng ngipin, at syempre pati po deodorizer, no? Opo. Di lamang sa bibig, pati sa kilikili. Okay, maraming salamat, okay. Lyndon, ha? Si Lyndon po ang atin pong chemist. At nako, eto po, ha, kailangan, kung gusto nyo magtipid, kailangan ng baking soda. Tumaga, eh, must po ito sa bahay. Ayan, huwag po kayong BBTU. Magbabalik pa rin po kami dito lang sa Salamat Dok.